your hands and go, 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 but don't you. This is what you've been waiting for. Prepare for the Bistro RJ opening. That's November 6th, Friday. Of course, we will keep you safe and implement safety protocols needed by distance seating, distance dancing, temperature check, contact tracing, and don't forget to wear your face mask and your face shield. Book via facebook.com/rjbistro or call, listen to this, 0906-221-1524 for reservations. First come, first serve. Bistro RJ seating capacity is 250, but we can only accommodate 30%, so 75 people every week. Those who cannot be accommodated this Friday will have wait list priority for the following Friday. To beat the curfew hour, the band will start early at 7:30 p.m. and end at 9 p.m. The holidays are coming, so book now. We will give one free guitar every week for the best looking face mask. And the best mask for tonight, the winner is Angelique! Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV. Seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29. Also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morito and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ at 10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Watch and tune in to Opinion Mo, Pakinggan Natin, Karapatan Mo, Irespeto Natin, from 10 p.m. to 11 p.m., Mondays to Fridays. This program tackles opinions from different sectors, not only in the Philippines, but of course from OFWs abroad. The host, Jojo Demetilia, also interacts with public officials and our government on the topic of the day. It also contains public service for all the listeners. Watch and tune in to Teleradio Bandido on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, DZRJ at 10 a.m., Facebook.com/DZRJ at 10 a.m. and RJ News PH. Sa nakita ko police, bumunot ng baril. Kung may kulang na pagdudulot ng baril, tapos pinalo sa akin, hindi malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano ba kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang police na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtan walang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang mitis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbo
ang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubo. Hey, Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulbo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubo. Ayan, magandang hapon, magandang araw po sa ating lahat. Isumbo mo kay Tulfo na. Samahan niyo po ulit kami, isang oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. At napakaganda na po ng ating panahon. Salamat po sa Diyos. Siyempre, ngayon po ay araw ng Martes, August 27. October 27, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kumusta na po kayong lahat? Yan. Partner, ang pogi mo dyan. Ang ganda. Okay, ang ganda ng ating studio, syempre. Of course. Naninibago ako dahil hindi tayo ay magkalayo. Oo, Nax. Tayo magkalayo pero pinaglapit ng teknolohiya. Yes, of course. And then, shout out dito, partner, asaan daw ang ating kuya ng bayan, ang original na sumbungan ng bayan, asaan na daw? Nasaan nga ba ang ating kuya ng bayan? Siyempre, siya ho ay, nako, alam niyo ho ba, kung iisipin mo lang si Kuya Mon talaga, talagang walang kapaguran. Sobrang busy. Ang dami niyang mga meetings dito, meeting dyan, na may kaugnayan po sa ating public service at sa kanyang trabaho at sa kanyang column. Oh, yung kanyang column nga, actually, partner, kahapon, the whole day, nagtatype siya. Andito nga yung anak ko si Jiro, yung apo niya, wala siyang magawa. Nag-iingay doon, nagpa-piano. Wala siyang magawa, natatawa na lang siya eh. Kaya inabot siya na hapon. Hindi siya makapag-isip na mabuti eh. Inaabala siya. Wala naman siya magawa, nakatawa naman siya. Ayaw naman niya, hindi niya mapagalitan eh. Ayan, ngayon partner, ay back to work na tayo. Kahapon medyo nagsara lang dahil nga dito sa bagyong si Quinta. Pero titignan mo yung panahon natin dyan sa labas, natatanaw mo ngayon, parang walang nangyari eh, no? Walang nangyari. Actually, partner, kanina, bago ko pumasok, medyo maambon. Pero yung araw, sikat na. Talagang buntot na lang. Actually, hindi na nga buntot. Parang ano na lang eh. Yes. Sabi ko nga, salamat naman at... salamat naman at... yung mga kababayan natin, especially sa Bicol area, Bicol region, yes. O southern Luzon, na talagang labis na sinalanta nitong si Quinta, nag-iwan ng baha, partner. Ako, grabe. Mm-hmm. Ayun nga. Yung huling antala natin, kailan mo yung kahapon, di ba, 95,000 na yun, umakyat pa nga eh. And yung mga, meron na nga pala ngayong signal number 5, ba, inaano ng NDRRMC yan. So wala na, hindi naman tayo umabot ng 5. Di ba dati? Yung lahat na kung tutusin mo daw dati, parang signal daw, number 5 daw yun eh. Yes, tama. 5. Ganun katinte. At habang naglilinis yung ating mga kababayan ng mga putik na dala ng bagyo, baha sa mga bahay nila. Alalim ah, nakita ko sa news, right. Saan hanggang leeg, hanggang dibdib yung inabot nilang baha. So, naglilinis sila ngayon, partner, ng mga bahay. Maraming bubong ang natanggalan, nasira. Actually, partner, ngayon, ano ba? May mga nilikas na bumalik na ba sa kanilang mga tahanan, kanilang mga bahay? Yung iba, partner, yung mga tatay, especially yung mga tatay, mga kuya, kasi gagawin nila yung bahay nila ngayon. Okay. Buti naman. Mabuti na lang kamo at walang pasok ang school. So, nagamit yung mga classroom para gawing evacuation center. Yeah. Actually, nakakatuwa nga yung ano eh. Well, hindi naman nakakatuwa. Parang mas naging ano nga ngayon eh. Parang pinagtiting ngayon ng walang pasok. Nung kailan naman nagko-COVID. Ayun, COVID. Kung kailan naman yan, COVID ngayon. At saka yung online schooling. Hindi gaya dati kung kailan may pasok. Napaka-indecisive nila. Ngayon, walang pasok. Talagang...
Kaya sa bahay namin nga ni Kuya Mon, sabi niya, ano ba naman yan? Wala nang paso, wala nang paso. Ano, hanggang nasa bahay ko nang wala pa rin paso. Dapat may paso. Kaya kahit... Wow. Kasi nasa bahay lang naman. Nasa bahay ka lang naman, di ba? Sabi niya, partner. Hindi kasi, naapektuhan partner yung ano, siyempre yung wifi service, yung signal. Dahil sa bagyo, tapos maraming lugar ang nawala ng kuryente, walang brown out. Tama. Oo, kaya walang paso. Kaya wala pala ito. Oo, kaya ang sarap, masarap matulog kahapon. Tama. Hindi lang matulog. Maginaw. Ayan, anyway, mga balita ngayon, partner, mainit na pinag-uusapan, nagagalit na galit pa rin ang Lolo Dick. Ang ating Senator Dick Cordon. Yung nga pala. Ano pala bayad? Hindi pa rin siya bayad. Hindi pa rin sila napabayaran ng PhilHealth. Akala ko ba may kasunduan na sila? Sabi nga. Nag-antay. Hanggang kahapon, wala. Walang bayad. More than 1 billion pesos. Scam. Na-victima ng scam. Na-victima rin ng scam si Red Cross. Dapat yan isumbong mo. Magsumbong sa atin, Senator. Philippine Red Cross, Mayor Senator Gordon. Bukas po ang aming himpilan. Nandiyan po ang mga numero namin. Dahil kayo ay inapi. Diba? Kapag inapi ka, alam mo na kung saan ang punta. Itsumbo mo. Sana magkasundo. Sana masettle na yan. May nagagatong pa kasi partner. May nagsasabi, may narinig ako. Bakit daw kailangang bayaran? Kung tutuusin daw, parang NGO daw, non-government organization, ang Red Cross. Utang is utang. Sabi nga, utang is utang. Hindi naman, ang hirap sa atin eh. Kumbaga, pag-utangan mo yung tao, parang anong nangyari, tiway na lang. Nalala ko pa si, ano, si, yung Bumbay. Sino? Abuloy na lang. Si Abuloy. Oh, Abuloy. Huwag mo nang pansinin yung pero, yeah, si Abuloy, for you, maabuloy na lang. Oo, ito naman hindi naman binabayaran yung serbisyo ng mga tao yata sa Red Cross. Ang kailangan lang bayaran yung mga gamit na binili, siyempre binili nila yun eh. Tama. Yung mga ginamit dun sa COVID test. Right. Testing. Right. So kailangan i-refund naman. Mm. 'Di ba? Refund na lang eh. Ang gawin mong termino diyan eh. Kasi hindi naman nila nahingi, yung mga gamit na yun. Correct. Tama naman. Binili, eh, basta may ganyan, may monetary involvement. Intindihin naman natin na. Siyempre, kailangan din naman ng Red Cross parang kailangan panggalaw, di ba? Paano sila makakatulong kung wala naman silang funding? Correct. Naman silang ano nun. Yes. Ang laki-laki rin ng saklaw ng Philippine Red Cross pagdating sa mga pagtulong sa pangkalusugan, mga rescue, ganyan. So, kailangan din talaga nila ng pondo ng pera para dyan. Inagamit nila yan. Ito nga part na malungkot pa dyan. Wala naman silang hiningi kapalit sa ating gobyerno. Ito lang talaga siguro kailangan nila ng pondo para may pangkilos ka naman, di ba? Ma-reconsider naman at magkaroon na sila ng truce. Alam niyo yung truce, yung kasunduan. Para matapos na, diba, yung bangayan na yan at marami tayong problema pa. Natatalakayin. Diba? Diyos ko. Yes! Ako, ang dami man dapat harapin. Mahaba pa ang usapin dito sa COVID. At habang tayo ay nag-aantay sa vaccine. Yes. Oh, may chismis na nga raw, partner. Itong November, mag-free trial na daw, ah. This month of November. Chismis ba? Totoo yan? Chismis o totoo? Sinasabi kong chismis because I don't want to be quoted on it, ha? On that issue. Pero ang sabi nga, naririnig-rinig natin sa mga balibalita na meron na nga daw mass testing hopefully by November or December. Yeah. Mm-hmm. Di ba? Pagka may testing, pagka may mass testing part na magpapatest ka ba? Eh, siyempre, of course. Ibabagod pa COVID test. Pero tuturuan ako. Eh, hindi ka lang. Yung parang
parang gagawin kang guinea pig. Ayoko. Yung big box siya, yung mga na nangyari sa... Experimental. Tingnan mo na, actually partner, ito nga nakakatakot dyan, ano, if I may. Sabi nga nila, yung paano nga daw kung mangyayon, maulit yung doon sa big box siya. Big box siya. Wow, biglang dami namamatay, dami ano, di ba? Kaya, ano kaya, daw, kaya kailangan pag-aralang mabuti. Sure na sure. Yeah. Talaga yung vaccine na yan. Mm. Baka mamaya pagturok sa iyo, bro, it's there, nierep no what? Kasi galing Russia eh. It's near to pet nierep not near, it's near blood. Yari po yung nagganong kami. Ano ba yari dito? Pag ang tinurok sa iyo galing China. Ay, oh. Ay, yun ang problema. Ayoko na, maraming chick dito sa Pilipinas eh. Ako na, kapag ganito na ako, bagbugin nila ako. Hindi kami ganyan magsalita. Kaya ang Ruso, wala dito eh. Oo. Ay, nako eh. Anyway, sana nga maayos na yan dahil lahat tayo maging si Tatay Digong, no? Si Presidente Digong, willing. Willing siyang magpa-test. Willing siyang magpa-inject niyan. Nag-aantay na rin siya. Actually, ito pala partner, para sa mga kababayan natin, before we leave the topic. Yeah. Ang tanong ko is, ito ba ay prevention o gamot? Dalawa kasi yung tanong sa akin yan. Prevention. Prevention. Iba yung may sakit ka. Oo. At iba yung antidote. Iba yung prevention. Para malinaw naman, kasi baka mamaya isipin ng mga manonood natin, ng mga kababayan natin. Gamot. Akala nila gamot. Akala nila gamot. Ito ay isang preventive measure. Ibig sabihin, ito ay isang bagay, isang vaccine na para hindi ka magkaroon ng COVID. Magkaroon. Pambakuna. Para yung mga vaccine natin na pagbata tayo. Correct. Ngayon nga, uso na ngayon, 5-in-1, 3-in-1 ng mga vaccine. Oo, yung mga, nalala mo, di ba, ng mga bata pa tayo yung sa braso, kaya nagkakaroon ng keloid. Nagkakaroon ng keloid, tama. Oo, yun yung mga bakuna sa kung ano-ano mga sakit. Yes. Yan, oo. Yung sa polio, anti-polio, meron yan. May anti-TB, merong ano ba yung mga anti-antay na yan. Ang dami yan eh. Dami. May baby book nga eh. Di ba may baby book? Baby book, oo. Naka-record lahat na yung vaccine natin. Correct. So yun pala ay, ito pala ay isang preventive measure. Preventive, yes. Para wag tayong dapuan. Para dumating yung panahon, partner, na hindi na tayo gagamit ng face mask, ng face shield. Di ba? Bumalik na tayo sa normal. Oo, kasi maraming na-scam dyan eh. Pag sinabi mong face shield, face mask, naalala mo yung scam, ha? Oo, puro scam. Partner, sa totoo lang, ilang milyon na ang pumupunta. Ilang milyong piso na. Yung parang pinaka in total ng pumunta dito sa opisina dumadaing. Mm-hmm. Ako naalala ko pag sinabi mong face mask, naalala ko yung pimple ko. ang arte ko. Yung pimple ko, hindi na nawala. Dahil sa face shield. Hindi naman partner halata eh. Okay naman eh. Hindi ba? Teka mo na, pansinin mo anong kulay ng lips ko ngayon. Red lips. Oo, sabi, mga women, mga kawimenan, mga kababaihan, ano daw kami, we're yes to red lips, not to red tagging. Pag red tagging, iba yan. Eh, di ba taga-UP ka? Why? Diba? Kaliwa yan. Why? Yeah. Why? Pag red, sabi nga ng military, sabi ko, red tagging na yan, delikado yan. Kaya nga si Kuya Mon kanina, sabi niya, Ali, nabasa mo na ba yung column ko? Uy, basahin niyo po pala yung column ni Kuya Mon. Ngayong araw to yung issue sa The Manila Times. Ito. Yes. O, that's a page 5, A5. Oo, tungkol dyan ho yung issue niya, na-mention niya yung aking katiting na pangalan doon na extra ko. Habi ko eh. Ko, mare-red tagging na tayo ngayon. Ka-level ko na, partner. Yun. Meron akong ka-level. Ano mga ka-level mo? Mga artista ba yan? Artista ba yan? Angel Luxin. Ayun. Si Lisa. Liza Soberano. Liza ba yun? Di ba Lisa?
Hindi, Liza Saverano. Ako, crush ko, hindi ko alam yung pangalan. Ayop na yan. Ano ka ba? At saka si Catriona Gray. Catriona Gray. Yan ang mga level. Ayun. Ewan ko ba, bakit masyadong hina-highlight yung issue na yan? Kami mga artista. Kami talaga. Kayo mga artista, partner. Oo so, nga, acting na lang kami ng acting. Hindi, actually feeling ko parang ano na lang yan eh. Yan yung sinasabi nga, sino ba yung freedom of information? Yan ang parang nagbabackfire. Dahil kung anong nasasabi mo, may be taken against you. Which is tama ba yun, partner? I don't think na may substance ba yun porque nagsasabi ka ng iyong... Hindi naman siguro masama ang magsalita, magmalayang malayang pamamahayag, malayang pagsasalita. Di ba? Masama ba yun? But not unless siguro... NPA na ba agad yun? Ayun nga eh. Not unless... Ewan ko, yung mga UP graduate dyan. Ako, dati akong NPA. No permanent address. Ayan. Ngayon, may permanent address ka na. MPA. Ngayon, meron akong Oh, kasi hindi mo nung araw, di ba, tinuturuan daw or hinihikayat, ika nga, ang mga student. Mga youth, mga kabataan natin. So it doesn't really mean na porque tayo ay nagsasalita, parang ganun ba yun? Porque hindi ba tayo nagsasalita with regards to be pro or anti-government. Anti-government. NPA na agad. Okay. Di ba? Parang hindi naman yung... Nagbigay ka lang naman ng opinion mo. Di ba? Opinion lang naman yun. Tama. Oo, di ba? And it depends if it matters. Eh, yes. Siyempre, kayo ang mga artista, may influensya kayo. Of course. Wala, pag nagsalita ka ng against or pro, makikinigan ng tao yan eh. Sasang-ayunan kasi yan. Correct. Mm. So, pinanunood, pinakikinggan, ina-idolize, di ba? Okay, dahil sila ay public figures. Correct. Pero kung tawagin mo si ano dyan, si Melanie Peralta, o sino man yun. Sino may Melanie Peralta na yun? Eh, wala na, hindi naman pakikinggan eh. Magsalita siya kung anong gusto niya sabihin. Magmumura siya dyan. Dead ma. Ma at pa, sabi nila. Alam mo yun? Ma at pa. Tsaka, sabi nila, sin siya. Sino siya? Yung ba sabihin na? Oo, sin siya. Ano nga sa opinion ng public figures. Kaya ni City Kuya Mon, pag nag-i-hihihi, medyo uminit na yung creative juices yung kolom niya, di ba? Araw-araw yan, sa kolom. Opinion niya, siyempre, it's either nakakamaga, nakakasakit, at ganun talaga. Pero kung sino lang naman ang magsasabi, sa tingin ko, partner. Niyan. Basta tayo dito, partner, sa isang bumo kay Tulfo ay seryoso tayo dito sa ating serbisyo publiko, di ba? Oh, ito yung ating pinagkakaabalahan. Kumbaga parang sabi nga nila, taos puso ang pagtulong. Yes. Eh, kahit naman ko na ito, partner, ibinib nga ako sa'yo, ilang dekada ka na. Tignan mo yan. Huwag mo naman booking, sorry. Huwag mo siya ito ipagkalandakan yung dekada. Sorry, wala ka pa sa isa. Speaking of dekada, babatiin muna natin yung ating birthday girl, partner. Oo nga pala. Happy birthday. Kay Angel Karen. Angel Karen. Yeah, happy birthday. Salamat at nabusog niya tayo kanina. Libre na naman lunch. Nakalibre na naman tayo ng lunch. Ibang libre. Ang sarap. Ang sarap ng dinuguan. Umahagod sa esophagus. Ayan. Happy birthday, Karen, ang aming bunso noon. Ngayon, hindi na. Matanda na rin eh, no? Matanda na. Ay, naman. Anyway, sige, partner, mamaya tampok natin ang mga sumbong natin dito. Uy, update na naman natin, ha? Kanina pa ako kinukulit
Adelina. Ito yung hulugan. Yung separation pay galing kay doktora. Yes. Kasi ba, di ba, every 25th of the month, diba? Ang promise dito. Ito yung ika-25 ng buwan, ilampas na. Kinukulit ako nitong si Aling Adelina, hanggang ngayon daw wala pang feedback. Si doktora, mamulekta ba raw sila? Mamaya tingnan ko, tatawagan natin yan. Doktora, ha? Ano nga ba yung unforgettable statement ni doktora? Yeah, sabi, he's not going to make me kulit anymore. Well, doktora, paying on time, that's where you're going to make kulit again. Yeah. And again. It's past due, doktora. It's past due. Sige, mamaya tingnan natin. Tawagan natin. At bibigyan tantin ho natin ang panawagan ni Aling Maria Nila tungkol ho dito sa kanyang tatay. Bibigyan ho natin yung kanyang kahilingan na makapagpanawagan po dito sa ating himpilan. Mamaya po, antabayanan yan. At ito, ha? Ito, napapanahon to yung mga nagpapakabit dyan ng wifi. Nagpapaayos. Aba, mainit ang ulo ng isang mama. Nagalit, kinailangan maglabas ng baril at manutok partner. Maling-mali yan. Tinutukan ng baril ang isang wifi installator o technician dyan ho sa Maya Malabon. Kung bakit, mamaya alamin ho natin ang kabuuan ng sumbong. Bakit umabot pa sa tutukan ng baril at sapakan itong pagkakabit lang ng wifi? Sige, alamin natin yan. At isa pa rin kasambahay ang humingi ng tulong sa atin. Separation pay din ito, partner! Lagi ako na-che-chepo sa ganito. 17 years of service naman itong hinahabol ni Aling Josefina mula sa kanyang employer. Hindi na daw siya tinanggap ng kanyang employer. Kaya ngayon, syempre, dapat daw ibigay naman daw sa kanya yung kanyang serbisyo na 17 years. Sabi niya, sige. Mamaya po, ang lahat ng ito ay ibibigay po namin sa inyo. Mag-quick break lang po tayo. Pero kasi, para ba? Natatawa ko sa pinag-text. Kano kasi dito kay doktora? Hindi rin makalimutan ng mga taga-subaybay yan. Baka ba, baka marami pa pina-follow nila yan, partner. Oh, ano ba? 27. Sige, magpapalik ko kayo mga kaibigan. Makaliwas po ang ilang paalala. Huwag kayong alis. Bye! On Tulfo, tagapagtang walang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. On Tulfo, tagapagtang walang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Nawala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa puwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambing. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark.
But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Pero kung wala, magpa-private kayo. Ayan. Yes. Kasi habang naka-break part na may kinakausap ako mga complainants dito eh. Kasi ang dami mga complainants. Kasi unti-unti ko silang inaayos. Ayan. Anyway, sige partner, meron ka reminders mula. Ayan. Actually, meron akong joke. Oh, sige. Sige nga, maiba. Joke yan eh. Sabi nung teacher, nasa setting, nasa classroom. Sabi nung teacher kay Pedro. Pedro, problem solving tayo ngayon. Sabi niya, please stand up. Sabi niya, Pedro, kung ako'y may 5 anak sa unang asawa at 10 naman sa pangalawa at 3 sa pangatlo, meron akong ano? Kalandian, ma'am. Madami. Kino-compute ko eh. Meron siyang kalandian. Medyo malibog daw si ma'am. Ang dami ah. Tapos ipa-iba-iba. May bad joke. Sorry. Ito na ang reminders natin. Yung paalala mo, sige. Ang paalala natin. Safety or yung planting of trees naman. Ayan. Alam nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o ng mga halamang mataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Sinasabi ko ngayon yan dahil mahilig tayo. Uso ngayon ng plantita. Plantita. Pero cute naman yung cute naman yung mga yon. Ayun. Eh hindi ba mamaya yung iba baka mamaya maglagay ng puno. So ayan, ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din ito maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa ating mga kabahayan. Ang huling lumalabag dito ay may kaprapatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar o ating mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa MGCP. Ayan. Thank you. Kasi thank you, ngayon, lalo na mga nagbababagyo.
Mm. Ang dami kayang punong natumba. Yun. Oh, minsan eh, yung mga... Yun yung tama ka, partner. Na, that's a good point. Yan ay prevention. Yun. Mm. Dahil nga naman, pag nahulog yung puno, natumba, damay na yung linya ng kuryente. Mm. So, kaya, no, isiguro, dahil na rin yan, kaya nawala ng kuryente dun sa ilang probinsya. Right. Itong nagbagyo na ito, mm, yung nga, na, natumba, nadaganan siguro, mga ganun yan. Mm. Ay, mga puno, minsan malalaki pa dun sa poste. Kaya nga diba? Si Viola, diba, sa kanyang-kanyang baby, na naku, unfortunately, eh, nag-brown out sa kanila. Sabi niya kanina, namamot na doon alas 12. Ano ba yan? Yun, correct. Kaya wala akong communication kahapon kay Viola. Anyway, by the way pala, get well soon sa ating bunso, yung bunso talaga natin, si Angel Dessa. Yun lang, Angel Dessa. Dessa, get well soon. Sana yan ay lagnat, laki lang. Malaki pa ba yun? Tandaan yung binin. Sabi ko nga eh, sana hindi seryoso yung sakit niya. Sabi ko, lagnat, laki lang yan. Ayun. O baka in love ka lang. Kaya engineer, ayusin mo. Alagaan mo yan. Ako, hinahanap na yun ang mga kanyang ano. Kanyang dalahan mo ng fruit. Dalahan niya ng fruit si Dessa. Tama. Di ba dati nung bata pa tayo pag nagkakasakit, painumin ka lang nung, alam mo yung isang orange juice? Hmm. Di ba? May isang brand. Yun yung iniinom, tapos gagaling ka na raw. Stankis ba yun? Ano ba yun? Stankis. Matapang kasi yun eh. Ang ino mo, mabuubo ka sa top. Concentrated ba naman? Oo. Ayan, sige partner, dako na tayo dito sa unang sumbong natin. Ito yung sabi kong interesting na sumbong na umabot pa sa tutukan ng barel. Unahin na lang muna natin ito. Dumulog sa ating tanggapan kanina lang, mainit-init pa ang mag-asawa. Si Ranjay at saka si Angel. Si Angel partner ay 3 months na buntis. Ayun. Nagtatrabaho sa isang private company si Angel. Ito yung sa mga Wi-Fi connections, Wi-Fi mm-hmm. company. Diyan right. siya nagtatrabaho si Angel. Samantala yung kanyang mister na si Ranjay ay installer naman. Mm-hmm. Taga-Kabit. Yun. Aga, anong tawag sa ganyan? Installer. Yun. Ng mga Wi-Fi. Yan ang trabaho niya. Ngayon, meron silang isang client. Ito'y parang ano lang, parang racket o sideline ni Ranjay. Ito, labas ito sa kanyang kumpanya kasi okay. may kumausap sa kanya, binigyan siya ng extra job. So ito, nakuha niya yung nakuha niya ito magpapakabit ng Wi-Fi. Actually, meron ng Wi-Fi daw. Gusto lang ipa-connect sa taas sa second floor. Okay. Yun ang gusto daw gawin. Lilinyahan lang, partner. Lilinyahan. Yun, lilinyahan lang o pahahabaan yung linya Lama. Ng yung Japan Surplus. Yes. Ano ba yung Japan Surplus? Tindahan ng mga gamit ng sasakyan? Ganun ba yun? Mm-hmm. Mm. Diyan ho yan sa may Malabon City. Yeah. Ang kausap po nilang mag-asawa o yung katransaksyon nila ay yung Mark na pamangkin ng may-ari ng Japan Surplus. Oh, okay. Kapan daw yata, partner, 5,000 o 5,500 yung kontrata, kasama na lahat, pati yung makordon-kordon, etc. Mm-hmm. Ngayon, nagpunta nung Friday si Ranjay doon sa may surplus, parang ayusin na yung gustong ipagawa sa kanya. Mm-hmm. Kasama yung kanyang tito bilang assistant niya. Right. Tito niya. Okay. Ngayon, si Angel sumama rin kasi si Angel yata ang kausap. Okay. Ibinigyan sila ng halagang 2.5 para daw pambili ng mga cord. Oh. Bibili yata sila sa Quiapo. Alam, yeah. Maaga daw dumating itong mag-asawa doon, itong magtitito para nga mag-ayos na. Kaya lang, parang may nangyari. Hindi, para naudlot pa. Umalis na sila para bumili ng mga gamit papuntang Quiapo. Dito right. na ho nag-umpisa ang sumbong. Pakinggan ho natin ang salaysay ni Ranjay. Yeah.
Ano yung isusumbong nyo? About po rin sa pananutok po ng baril po sa akin at pananapok po. Pisa yan? Nagrumpisa po ito sa kinontrata po nila yung asawa ko po. Yun nga po, nagkaroon po ng transaction sa through Messenger. Siya po yung ano po, pamangkin po. Siya po yung nakatransaction namin sa Messenger. Nagkasundo po sa presyo. Ang presyo po is 5,000. Then 2,500 po sila po ang bibigyan. And yun po yung budget sa wire. Binigyan na lang kami ng pera para mag-canvas na po ng wire. Mm. Para bumili po ng wire. Pero po ang nangyari po noon, nung pagbigay ng pera, punta po kami pre-deal. Tumawag po bigla si Mark, tsaka po si Edwin. Yung Edwin po, yun po yung manager po ng Japan Surplus. Okay. Then pinahold po nila yung pagbili po ng wire. Po kami nag-aantay po kami napakatagal. Nag-aantay kayo ng go-signal? Signal, kung bibili pa po ba kami o hindi na po. Buti hindi pa kayo nakabili. Buti po hindi pa po. Kasi hindi wala pong kasiguro doon. Pinabalik, tumawag po ulit yung asawa ko. Kasi then nung tinawagan po niya, ang gusto kong nangyari daw. Kasi si Mark hindi na po sumasagot eh. Ang tinawagan niya na po yung may-ari, pinababalik po kami rin sa ulit, Japan Surplus ulit. So ang layo po nun ma'am, Little Tondo to Malabon, binahin po namin pag-uha po. Then sinuli po namin yung pera, sila po ang, sabi po nila, sila po ang bibili ng wire. Then wala po silang nabili, ang sinabi sa amin, wag na lang daw po, bukas na lang. Bukas na lang kaya mamaya na lang. So parang ang gulo po nung ano niya. Ayaw niya makapag-usap na maayos. Yun po yung may-ari. Yun, pinag-antay sila ng matagal, partner. Hindi lang maunawaan kung bakit hindi tinuloy. Hindi, tsaka yung oras ng tao. Hindi man lang kinonsidera. Yes. Itong si paring Mark. Ubod ng siga. Biro mo, aga-aga partner, doon na sila, nakabike lang. Nakabike lang itong mga to, pumunta nga doon sa may tondo para bumili ng mga gamit. As bike na naman pabalik ng Malabon, kasi nga pinababalik sila, wag na daw bumili muna ng mga gamit. Eh, tapos pagdating doon, hindi na alam kung tuloy ba o hindi, pinaasa daw sila. So, nasayang yung oras ba ni Ranjay, kung tutusin mo may trabaho daw siya, umabsent lang para isingit itong trabaho nito na sana diyan sa surplus. Sige, narito pa, patuloy pa natin ang sumbong ni Ranjay. Nag-aantay po kami rin dahil lang po rin. Hindi na makapag-decide kung tutuloy ba yung trabaho o hindi. Then ang ginawa ko po dahil yung asawa ko pong kakilala nila talaga, tinawagan ko po yung asawa ko na pumunta rin kasi nag-aantay pa rin po kami. Then siya po kumausap na sumisigaw pa rin po talaga yung mga. Sinigaw niya po ako na bakit? Anong gusto nyo? Bayaran ko yung araw nyo? May utang pa ako sa inyo? Ginano niya po ako. Sabi ko sa rin, hindi naman po pwedeng ganyan kasi pagod ano po. Ano ba sinabi mo sa kanya? Ay ko, sir, nandito po ako sa labas. Ano pong nangyari? Tapos sabi niya, hindi, bumalik ka na lang mamaya. Madami akong ginagawa. Dahil kausap, mamaya na lang. O, gusto mo bukas na lang. Bukas na lang kayo bumalik. So nila, abonohan nila yan. Sa ako magpapaya. Sabi ko, sir, wala nga akong pang-abono. Kaya hindi po pa pwedeng hindi nyo bayaran yung araw. Kasi umabsent pa po yan para sa gusto nyo. Kasi ang alam po namin, babayaran nyo yung araw niyan. Tapos labas-pasok na po siya sa Japan Surplus. Sinisigawan niya po kami sa kanya po, sinabihan to na, tigilan yung pag-a-addict nyo, hold up ba kayo? Opo, tapos sabi ko sa kanya, tara na, alis na tayo kasi kagagaling ko lang ng check-up, baka lalong sumakit yung check-up. Yun, si Richard Alaharyon partner, o alias Bobit, yun yung tinutukoy niya, nakausap nila. Na siya pa yung may maganang magalit. Sila nga yung naka-perwisyo, na-abal, nakapang-abala. Sila pa yung galit. Yan, sila pa yung galit. Imbis na humingi ng paumay ng sorry pare ha, di ba dapat ganun partner? Pagka ikaw ba partner, may isang transaksyon na ganyan, paano ba sasabihin mo? Eh, unang-una, sabihin ko sa kanya, isa yung pasensya na sa oras mo at nasayang. Di ba? Kung sakaling nasayang ko man yung oras niya, dapat talaga kagad paumanhin. Eh hindi, siga pa yes. Eh. Diba? Sila pa daw ang galit. Eh, tapos yun nga, nagkakairingan na nga tungkol dun sa issue na parang nagpapabayad kasi nasayang. Kasi kung tutuusin mo pala, partner, itong si Ranjay, 1,100 ang kita nito per day.
Yung mga ganyang trabaho pala, malaki-malaki pala ang kita niya. Oo, malaki yan. Kasi unang-unang, so, mahirap maglinya. Mahirap maglinya. Delikado yan kasi baka maging isang hinasunog eh. Mm. So nasayang yung araw. Hindi naman daw naniningil itong si Ranjay. Para siyempre, para nang hinayang lang yung siguro yung mukha niya, siguro yung mukha niyang yung gumagano siguro sayang, parang ganoon. Yung trabaho. Partner, tama lang naman na siguro kahit papaano. Magparamdam siya ng konting compensation. Disappointment. Oo. Kasi yung diretso na natin, compensation dahil Oo, paano ko ba yung araw ko na kahit kalahating araw man lang, di ba? Okay. Yung hindi na. Kahit nga lang pang merienda na lang na 300, ano naman yung magbigay ka, di ba? Soft drinks, di ba? Hindi naman tatanggi yun eh. Wala, kaso imbis daw nabigyan ng soft drinks o tinapay partner, iba ang binigay. Ito, pakinggan natin kung ano binigay sa kanya. Bago po siya pumasok ulit, sabi ko magre-reklamo na lang po kami. Pumasok po ulit siya nung manggit ang sarkas. Then paglabas niya po, sabi niya ulit, anong sabi mo? Magre-reklamo na lang po kami. Sabi ko kung gano'n, nakasakay po ako nun sa bike. Ano po, bigla niya po akong dinigitan. Umamba po siyang gano'n, pero sa mukha niya po, dito na po ako siya. Dito po. Then yun na po, anong nangyari po nung pagsapok po sa akin? Yung tito ko po nakita na nasapok na po ako. Yung mga, nung pagsapok po sa akin, ano po, bigla pong umepalit. Tito mo, kasama mo. Ako po. Yun po si Angel Aguya. Then, ano po, yung tatlo po, nakialam na po. Mga tawa niya. Ako po. Yung boss nila, parang pinotektahan na po nila eh. Nilayo po nila. Yung, ano ko po, tito ko, pero po, ang nangyari po, kumuha ng pala po yung nakapulay dyan. Then, kumuha ng bato yung nakapulay. Kasi yun siya po, mahaltak sa akin kasi aawat po ako. Yung kung niya. Then, nung parang didepensa na po kasi kami, yung may-ari po bilang pumunta sa may sasakyan para po kumuha ng baril. Then, nung kinasa niya po, tinutok po agad sa akin, din ako ng patakbo. Yun, partner. Hindi soft drinks. Hindi tubig ang iniabot. Baril. Buti okay lang yung baril eh. Kung tingga yung inabot lalo sa kanya, hindi mas masama yun. Nako, kinuha sa kotse yung baril partner. Ando daw yung kotse niya nakapark. Kinuha yung baril, sabay tutok daw dito kay Ranjay. Siya pa ang may ganang manutok ng baril? Hindi ko maintindihan. Ang bigat ng ginawa niya. Hindi na una-una hindi siya under threat. Number one. Pwede naman saka the fact na pinapakita niya pa yung baril. Arrogante to, mayabang. Siguro, ano, hindi ba niya kaya yung makipagsuntukan? Ano ba namang tao to? Eh, maliit lang to si Ranjay eh. Kita mo doon sa itsura niya, habang ini-interview ko siya, medyo maliit na tao lang, maliit na lalaki lang naman siya. Ang ginawa, hinarangan ni Mrs. ni Angel, yung si Ranjay, yung asawa niya, para kung sakali mga partner na pumutok o pinaputok yung baril na yun, ang tatamaan una doon si Angel. Na ano na pa, tatlong buntis. Buwang buntis. Oh, tingnan mo kaga. Kaga. Ano bang ta? Di ba? Naawat lang daw, natigilan daw yung commotion na yung partner dahil naglabasa na yung mga tauhan nitong si Bobbit o yung may-ari nga si Richard Alahar. Naglabasa na, inawat nila yung amo nila at kinuha nga yung barrel na hawak nito. Sino may hawak si Richard? Yung Richard Alahar? Richard. Oo. Siya ang kumuha. Siya ang kumuha doon sa kotse. Siya rin nang tumutok dito Kanya bang baril yun? Kanya? Yun ang tiyatera po siya. Galing daw sa kotse niya eh. Masyado naman ayan. Siya ako. Nakasiga naman ang tao na yan. Marami nakakita partner dahil matao yung lugar at araw na araw nung mangyari yan. Kaya agad daw na nagpunta sa police station at barangay itong mag-asawa para mag-file ng reklamo. Tapos anong ginawa niyo? Pagkatapos ito? Pumunta po kami ng police. Sa may, malapit po kasi sa may Malabon City Square Mall, meron pong police station po ron. Parang station po, sa outpost po sa may gitna po ng island. Dumapit po kami ron. Pagdating po namin doon, wala na po. Kasi hindi na po kami pinapasok ng Japan surplus kasi may baril nga daw po yan. Pag nagkaroon ng commotion, baka magkaroon ng barilan po.
Nawala po yung sasakyan ng may-ari, yung nandito po sa picture niya. Dinala na lang po kami ng mga pulis sa may barangay para doon daw po kausapin, para lumutang. Eh, hindi nga po siya lumutang. Ang tumaharap lang po sa amin yung HR manager niya na si Edwin. Tapos, at sabi ko, karapatan naman namin magreklamo dahil si ginawa niya, tsaka iba yung trauma, lalo na buntis ako, iba yung dating niya sa akin, yung takot. Kanya, oo daw po. Sabi ko, tsaka may baril yan. Ang sagot po sa amin, hindi may lisensya yan. Tsaka sanay sa korte yan. Sabi ng Edwin. Opo, sanay sa korte yan, mapolitika yan, sabi po sa amin. Yun, lisensyado daw yung baril. Eh ano ngayon, 'di ba? Dapat ba porket ba may lisensya yung baril? Ang problema dito, partner, hindi porke lisensyado ang baril, eh hindi siya marunong gumamit niyan. Yes. Una-una hindi siya under threat. Diba? Hindi naman siya inambahan, hindi naman siya kumbaga wala. Hindi nga nakaganti. Hindi nga nakaganti yung tao eh. May pagkabobo yan, ha? May pagkatanga. Ano ba naman magpapakita ka ng baril? Ano, authority ka? Ano ba naman yun, partner? Ikaw, marunong kang bumaril. Marunong man tayo yan. Pero yung napaka-basic. Yes. Kapatas niyan, hindi nila alam. Tsaka parang maliit na bagay para maglabas ka pa ng baril. Diba? Okay. Ano yan? Hindi siya responsible. Hindi siya responsible gun owner. Mayabang. Tao na yan. Mayabang. Oo. At anong pa ginawa, partner? Sinira pa daw yung bisikleta nitong pobreng si Ranjay. Nakabisikleta lang kasi sila magtito eh. Oo. At may picture din sila pinakita sa akin na sira nga yung bike niya. May naalala tuloy ako na parang programa din pareho nito. Kino-call out. Kung gusto mo, gusto mo, one-on-one na lang eh. Diba? Kaya ano na akong kilalang ganun eh. Ako, laban ako dyan. Ba, gusto mo? Ako, dito po, laban ako dyan. Saan ba yan? Sino ba yan? Ano po, laban ako dyan. Diba? Ay, nako. Hindi ako lalaban talaga ako. Laban talaga ako sa tungkad. Laban talaga ako dyan. Ayan, pagdating sa barangay partner, yung HR nga daw ang dumating. Yung human resource officer nitong siya Alahar, yung dumating doon na si Edwin. At yung nakikipag-areglo partner, kinausap daw yung XO, executive officer ng barangay para siguro bulubulungan na ayusin na lang, areglohin na lang yung kaso. Abay, unang alok daw, 50 mil partner. Oh, tina mo yan? Ang unang nag-presyo yata si XO hanggang sa tumawad. Eh, itong mag-asawa hindi magpapareglo, partner. Magpa-file sila ng kaso. Eh, na-picturean, na-videohan, madaling-madaling yan. At saka hindi biro, eh, paano kung pumutok yun? Ganun na lang ba yun? Ay, diba? Hindi, tama yan, makulong. Maganda yan. Yes. Kaya naman tayo po ay nakipag-ugnayan sa Malabon City Police Station. At binabati natin ang bagong hepe dyan, partner, babae ha. Ayun, ang chief of police ng Malabon, si Police Colonel Angela Rehano. Yun. Ang hepe dyan. Congratulations pala. Ano nga pala, congratulations sa kanya. Chay na upo, di ba? Kailan lang siya na upo, di ba? Yan, parang bago lang eh. Parang last week lang. Oo. Nagkaroon tayo ng sa Malabon. Ayan. Yan, congratulations. Kaya lang wala siya kanina, nasa meeting daw kaya hindi ko siya nakausap. At nakausap ko na lamang yung investigator, na yung isa sa mga investigador niya, si Staff Sergeant Diego Nipol. Okay. Oo, yun na narito po, ang bahagi na pakikipag-usap ko kay Staff Sergeant Nipol. Ngayon nagalit po, sinaktan itong complainant. Tapos kumuha daw ng barel sa kotse yung may-ari ng surplus. Ito po, may picture pa nga, hawak-hawak niya yung barel niya. Eh marami daw nakakita, mga tao doon, mga umawat pati, kaya natigil yung commotion. Pero ito, may ebidensya naman, may picture. Eh yung ipinagmamalaki, eh lisensyado daw yung barel niya. Eh kahit lisensyado, di ba? Hindi naman pwede yan. Mm-mm. So ano po ang gagawin natin, sir? Ano pong advice ninyo?
ano kasi natin dyan, ang pwede natin ilaso kung sakali, sinaktan pa siya? Sinaktan siya, sinapak daw siya, sinapak siya, tapos ibinalibag yung mga bisikleta nila. Ano po ba ang possible na maikaso natin dito, sir? Ang lalabas na ikakaso is malicious mischief, yung paglira ng bisikleta, physical injury, dyan sa banana park, at saka threat. Pananakot. Oh, yung pagtutok po ng barel. Magtitimbang yan, basta ang ilalagay namin, threat. Threat, okay. So, doon na sa fiscal, ang maglalagay kung great threat or yung classification ng threat. Oo. Kailangan mo sana namin yung ano, yung certificate to file action ng barangay kasi kailangan mo na itaad mo sa barangay. Pero sir, yung pagka-threat na may baril na involved, hindi na sa barangay kasi hindi na rin hinawakan ng barangay eh. Kasi nga daw involved na ang baril eh. Kung pananakit lang, pwede. Tama naman yun. Oo. Kung pinutok sana yung baril para meron tayong makuha na ebidensya na talagang baril yun. Ang problema kasi pinutok lang. So pwede i-depensa ng akusado na hindi, plastic lang yun. Kahit po sabihin yung plastic lang. Siyempre, di ba, i-require naman siya ng prosecutor's office na ilabas yung papeles ng baril niya kung may baril talaga siya. Ipalalabas naman yung pwede natin i-request yun. Kailan, yung hindi nga natin kasi ma-prove na ano, yung baril na hawak niya that time, yung talagang baril yun. Kasi pwede niyang ang depensa niya. Ide-depensa niya na di, mukhang ano lang yun eh, replica lang yun eh, hindi naman totoong baril yun. Yun yung problema dun kasi hindi na nakutok. Yun. Yan po ay si Staff Sergeant Nipol. Ang ano ko lang sa komento ko lang eh, hindi daw dito kasi pinutok eh. Kung pinutok lang daw sana, hindi patay. May tinamaan, di ba? Medyo naguluhan din ako dun sa paliwanag niya. Parang sinasabi niya na kailangan daw patunayan. Baka daw kasi sabihin replika. Hindi, ang ano dyan dapat, ang sinabi niya, ipatawag. Imbitahan yung tao, tignan kung may criminal record, tignan kung anong kung meron bang nakapangalang baril sa kanya. Dapat ganun ang mga salita. Hindi naman siya abogado para magpaliwanag. Para mag-desisyon. Partner, nabibwist ako ha. Sa totoo lang, hindi naman niya trabaho yun eh. Magpaliwanag eh. Ay, hinuhusgahan na niya. So, hindi mali yun. Dapat sinabi niya, papuntahin mo rito. Imbitahan natin dito, tignan natin ang criminal record niya, tignan natin ng ano, kung may naka-record na baril sa kanya dahil sabi niya lisensyado. Yes. Nagpaliwanag na. Pero actually, ang ending naman yan, part na pinapunta niya. Ayun. Ngayon actually, kasalukuyan yung mag-asawa na aroroon ngayon at nagkakandak na sila ng investigation. Labo ng pangari, labo ng mga salita. Buti na lang. Buti na lang at hindi siya ang hahawak ng kaso, partner. Yes. Katoon lang siya yung nakausap natin kanina dahil may seminar daw kasi yung mga investigator dyan. Pero hindi siya, definitely hindi siya ang hahawak ng case. Ay, buti naman. Hindi siya. Pero humihingi lang ako ng, yung for the sake na may nakausap tayo, in-endorse natin, yung ganyan. Pero ngayon, nandun na ngayon yung mag-asawa at kinukuha na na sila ngayon ng statement. Ayun. So abangan mo natin yan, tingnan natin nga kung paano iimbisigahan ng Malabon City Police itong kasong ito. Sana mabigyan ng hustisya yung mag-asawa. O nga pala partner, mabilis lang to. Antabayanan niyo po, meron kami bagong segment. Ang tawag po ay Mata ng Mamamayan. Yan yung mga videos, mga kuha, mga kung ano nung mga gaya nung huli natin, press cup. Na naglabas ng baril din. Yan na mga pwede natin kunin yan. Pwede sa amin. Video, pictures, pwede. Mga pictures, yung mga gaya ng mga basura na ano, or kung yan, katiwalian. Kung meron kayong mahuhuli, send nyo sa amin yan. O anong klaseng pang-abuso? Correct. Paano ba yung partner? Yung mga ibang kaso natin, hindi ko na maipapasok dahil kulang na tayo sa oras. Overtime na tayo actually.
Yung pong iba utang, bukas po, bukas na lang ho namin bibigyan ng daan yung mga sumbong ho natin, sumbong yeah. Ng ating mga kasambahay at OFW. Actually, partner, magsusumbong. Maglalabasan rin tayo ng unang-una natin mga scam na kaso. Scam. At ano ba yung isa? Aha. Abangan nila yan bukas. Abangan na lang nila bukas. Actually, scam na lang muna siguro. Sige. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong ginapagsubaybay po sa amin. Bukas po ulit isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo. Papasalamat po sa inyong oras. Araw-araw po sana tayo magkita mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Sabay-sabay po natin sabihin, Pinoy. Pinoy, mabuhay ka. Bye. Pagpagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those